nasunog at nasawi pong isang Pinay OFW sa bahay na pinapasukan po nito sa Jeddah sa Saudi Arabia. Pero magdadalawang buwan na ang nakalipas ay hindi pa rin pumalinaw sa naiwang pamilya ni Rowena kung kailan may uuwi sa Pilipinas ang kawawang bangkay po ng kanyang kaanak. Ang buong kwento sa Excess Baggage, The OFW Stories. Matapos mapanood ni Decemberlyn Silawan Semacho ang kwento ng ilang OFW na ating itinampok dito sa Excess Baggage to OFW Stories, agad siyang humingi ng tulong sa Rise and Shine Pilipinas para maiuwi na sa Pilipinas ang bangkay ng nasunog na kapatid na si Rowena Semacho Andrade. Base sa kwento ni Decemberlyn, nasunog at napatay ang kanyang kapatid na OFW nang nasusunog ang bahay ng kanyang amo sa Jeddah, Saudi Arabia. Base sa salaysay ni Decemberlyn itong July 18, nagsimula siyang manawagan online tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Matagal-tagal na raw kasing hindi nakikitang online si Rowena. Matapos nito ay tinawagan na ng isa pa nilang kapatid na nasa Jeddah rin ng amo ni Rowena. Dito na nila napag-alaman na si Rowena ay sinugod sa ospital matapos masunog ang bahay na kanyang pinapasukan. Dahil sa labis na pag-aalala, agad nilang tinawagan ang manpower agency na nagpasok kay Rowena, ngunit wala umano itong alam sa nangyari sa kanilang kapatid. Ilang araw ang lumipas, ay muli silang nag-follow up sa naturang agency. Ayon sa agency, maayos na umano ang kalagayan ng kanilang kapatid. Sa katunayan, ay inilipat na ito sa recovery room at pwede na raw nila itong makausap kung papahintulutan na ng kanyang doktor. Pero, nitong August 18, muli silang tinawagan ng agency ni Rowena. Pero imbis na boses ng kapatid ang marinig, isang pakikiramay ang bumungad sa kanila. Ang inakalang nagpapagaling na kapatid ay binawian na pala ng buhay. 4 na araw ang nakalipas, tumawag ang amo ni Rowena sa pinsan nito at nag-request umano ito na sa Jeddah na lang ilibing ang bangkay ni Rowena sa halip na ibalik pa sa Pilipinas. Kapalit nito ay babayaran umano ng pera ng nasabing amo ang pamilya ni Rowena. Nakiusap ang pamilya ni Rowena na ipakita man lang sa kanila ang bangkay ng kaawa-awang kaanak. Hindi rin sila kailanmang pumayag na ilibing si Rowena sa Jeddah. Hanggang ngayon, wala pa rin po kaming update talaga kung kailan po mapapauwi yung bangkay ng kapatid ko. Sa sobrang tagal na po, parang nag-aalala kami kung ano po ba talaga yung totoong nangyari doon sa kapatid namin. Kung kailan din po siya makakauwi dito sa amin. Kasi nga, gusto na rin namin siyang mailibing at maaayos na din po yung bangkay niya. Kasi para naman po maano na din po yung kaluluwa niya at malaman din po talaga namin ang totoong nangyari kung totoo po bang sa aksidente siya namatay. Magdadalawang buwan ang nasa freezer sa isang morgue sa Jeddah ang bangkay ni Rowena. Inireport na rin nila ito sa tanggapan ng OWA sa Butuan City pero wala pa silang natatanggap na updates. Kaya naman yan ang ating aksyonan ngayong umaga dito sa inyong Excess Baggage, The OFW Stories. December. Nasa kabilang linya natin ang kapatid ni Rowena Andrade, si Decemberlyn. Magandang umaga, Decemberlyn. Sir? Lynn, good morning. Magandang umaga po. Okay, Ma'am Decemberlyn, si Diane Kerar po ito. Kamusta na po kayo ngayon? May yes, nag-update? Good morning po, ma'am. Ma'am, may nag-update na po ba sa inyo mula sa kampo po ng employer ni Rowena? Sa katunayan po, hanggang ngayon po, wala pa po talaga kaming update kung kailan po makakauwi yung kapatid ko. Kasi nga po, sabi ng amo niyang lalaki, hanggang ngayon, hindi pa rin daw po tapos yung report ng pulis para sa kapatid namin. Kaya wala po talaga kaming idea kung hanggang kailan po siya makakauwi dito sa Pinas. Oh, may mga nilapitan na rin ba kayong mga government agency, Lynn? Na sana'y makatulong sa kaso yes, ni Rowena. Yes po, sir. Bali po, lumapit na din po ako sa DFA. Okay. Doon po sa Jeddah, may nag-contact na din po doon sa embahad at saka sa yung katataasan po doon sa Jeddah. May nag-contact na din po. Pero yun na nga po, hanggang po daw ngayon, wala pa rin po silang maibigay na update sa amin. Kung kailan po talaga mauuwi yung kapatid ko po dito sa Pilipinas. Kaya
ako naman po, hindi naman po ako tumitigil sa pag-follow up ng ate ko kasi nga, ang gusto talaga po namin ay mapadali po yung pag-uwi niya dito sa Pilipinas at malaman talaga namin yung katotohanan. O sige. Yun lang po talaga yung hinihingi namin na pamilya niya eh. Okay, sa kabilang linya natin, Lynn, si Administrator Attorney Hans Leo Kakdak ng Overseas Welfare Workers Welfare Administration. Attorney Hans, good morning, rise and shine. Good morning po, sir. Diyos sa inyong tagapakinig, tagapadood. Opo, base sa kwento ni December Lynn, ang kapatid ni Rowena, sabi po sa kanila ng Manpower Agency, ay kaya hindi mauiwi sa Pilipinas ang bangkay ni Rowena dahil inaantay pa raw yung police report. Ito ba'y normal na abuti ng dalawang buwan, naka-freezer po ang bangkay ni Rowena po, Attorney Hans? Opo, hindi ko masyado madinig yung buong kwento, Sir Arjo, but kung ito ay sitwasyon na pagpapauwi ng labi ng mahal na buhay ng ating nasa telepono, ay kukunin ko na lang po yung detalye, yung pangalan ng kanilang mahal sa buhay doon sa Saudi. Tapos kung nasa yung telepono po ng contact number ng nando doon sa Saudi na pwedeng makausap doon at kung nasaan po yung location nung labi nung kababayan natin. Okay, pag mga ganitong kaso, Admin Kakdak, si Diane Kirer po ito. Good morning po, sir. Naiuwi po sa Pilipinas yung bangkay po ng ating kababayan. Tapos kasi po meron tayong kinakaharap na COVID-19 na pandemic. Gaano kahaba po yung proseso pagka ganito po, attorney? Well, ang proseso niyan ay una yung kaanak dito ay hihinga ng Certificate of Authority ng DFA kung saan sila ay yung DFA magiging kinatawan ng pamilya sa Saudi para mapauwi yung labi. Pangalawa, mag-i-issue ngayon ng tinatawag na no objection certificate ang ating konsulada kung ito'y sa Jeddah, embahada kung ito'y sa Riyadh, para may proseso na yung pagpapauwi ng labi sa Saudi government. And then yung Saudi government, ay yung employer ay magpaproproseso din ng exit visa kasi sa Saudi ay kahit labi ng isang tao ay kailangan pa rin, taong nasawi ay kailangan pa rin exit visa. And then pag na-issue na yung exit visa, isasaayos na yung kanyang transport via airplane cargo facility. Isa rin sa problema sa pagpapauwi, pagpa-repatriate ng bangkay ni Rowena, Attorney Hans, yung pong expenses, mga gagastusin, sino pong dapat gumastos nito? Yung Manpower Agency ni Rowena, tama ho ba? Well, it's the Manpower Agency, the Recruitment Agency, of course, can shoulder the expenses, pero ang pamahalan din naman ay handa, no? Okay. Kapag ayaw panagutan ng Recruitment Agency, yung obligasyon na yan. Pero pwedeng pumasok na ang pamahalaan ng OWA, ang DOLE, ang DFA para tumulong sa larangan na yan. Wala pong gagastusin ang pamilya ng nasawi kahit isang kusing, wala po silang gagastusin. Admin Hans Kaktak, sabi niyo po kanina kailangan prosesuhin po nung employer yung exit visa po. Paano po kaya yun kapag hindi po ata nakakahingi ng update doon sa employer? Ano pong pwedeng intervention po natin doon, sir? Hindi ko masyado naidinig yung tanong, but yung kailangan niyan ay pahingi na lang nung number nung mga kaanak dito sa Pilipinas para matulungan namin sila sa paperwork, sa processing ng dokumento dito. Tapos ay i-coordinate naman natin ito sa embahada natin o konsulada sa Saudi. Opo. Para makauwi na sa lalo madaling panahon. O December Lynn, nasa linya ka pa ba ng telepono? Lynn? Yes po, sir. Nakikinig po ako sa inyo. Bisaya, Lynn, no? Tama ba? Yes, sir. Bisaya. O, sige, Nadia Speakers, linya si Attorney Hans. O, pwede mong istoryahon in Tagalog. Go ahead. Hello po, sir, attorney. Bali po kasi, yung amo niya po, natatawagan ko naman. Kaso nga lang po, hanggang ngayon po, ang sagot niya sa akin, hindi daw po talaga nila, hindi pa daw po tapos yung proseso doon sa police report ng kapatid ko. Ang inaan ko po, bakit po umabot na ng magdadalawang buwan na po ngayong 17, napatay po yung kapatid ko dyan sa Jeddah, why hindi pa rin po tapos yung police report nila?
sa DFA naman po, ito, tumugon na din po ako sa DFA. Una ko pong inano doon is gusto ko po sana siyang ipa-autopsy. Pero yun na nga po, ang sabi kasi sa akin is 3 to 4 months daw po yung process ng pagpapa-autopsy doon sa bangkay ng kaate ko. So, ang ginawa ko po is kinansin ko po yun at proceed po ako do not conduct the autopsy na lang po. Ngayon po, hanggang po ngayon, kasi ang matalaga namin is mapa-ano po yung bangkay ng kapatid namin at malaman po namin kung kailan po talaga siya makaka-uwi dito sa Pilipinas. Kasi nga po, yung ano niya po doon is, sabi nila, nasa hawak daw po ng police doon sa Jeddah, ang bangkay ng kapatid ko, wala na daw po doon sa hospital. Yun po ang sabi ng amo niya sa amin. Tapos ngayon po, bali nag-a-update po ako sa amo niya, sa agency niya. Yung agency niya, wala na po yung maisagot sa akin, kundi wala pang update. At ganun din po yung amo niyang lalaki. So, ngayon po, kami naman po Pilipinas na pamilya niya, ay hindi rin po kami tumitigil na humingi na tulong sa kung sino man po na pwede talagang makatulong sa amin. Kasi kahit sa konsulada daw po dyan sa Jeddah, eh wala daw po silang maibigay na tungkol sa amin. Kasi nga daw po, hindi kaagad yun na i-report yung kaso ng kapatid namin. At ang pinagtataka lang po namin is bakit hindi po kami pinayagan na makita yung bangkay na kapatid namin nung nampatay po siya. Attorney Hans, opo. Opo, hindi ko masyado na-capture yung buong tanong sa Laysay, but kung ang punto ay delays, no, sa pagpapauwi, kukunin ko na lang yung contact number ng kaanak nung nasawi, kami nakikisa at nakikiramay po sa inyo. Ang gagawin po natin ay idudulog natin sa konsulada natin sa Jeddah yung anumang nasa saloobin ninyo, karaingan ninyo para makauwi na ang inyong mahal sa buhay. Meron as I said, ano, may mga kaunting komplikasyon when it comes to yung pagpapauwi ng labi mula sa Saudi. Kailangan ng exit visa, hindi pangkaraniwan na requirement yan, pero sa Saudi kailangan ng exit visa kahit na yung nasawi labi ng ating kababayan para makauwi. And then kailangan i-proseso sa transport carrier yung i-coordinate, ano, yung pagpapauwi ng labi, at syempre yung konsulada natin na nando doon. Nakatatundaan na tayo na pauwi for the last 2 months sa mga mass repatriation efforts. First time yan na may sinagawang ganyan, pero aminin ko rin na meron pa rin mga naiwan na labi na kailangan mapauwi. So, kailangan ko lang makuha yung impormasyon, yung contact number ng kaanak para matulungan na po natin sila makauwi yung kanilang mahal sa buhay sa lalong madaling panahon. Sir, maraming salamat po sa inyo, OWA Administrator Attorney Hans Leo Kakdak. Sana po ay matulungan po natin na mapabilis po ang pagpapauwi sa bangkay po ni Rowena sa Pilipinas. Naisip po namin magpasalamat kay December Lynn sa pagdulog po ng kanyang panawagan dito sa Rise and Shine Pilipinas. Thank you, Ma'am Lynn, and thank you. Maraming salamat din po sa inyo at sa programa niyo po, kasi sa ano na po na ito, para mapapabilis na din po yung pagproseso ng kapatid namin sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. So thank you po talaga. At sana po marami pa po kayong matulungan na mga kapwa OFW ng kapatid po namin. Salamat po sa inyo. Waisag pa yan. Welcome. Salamat po, sir. All right. Thank you. Thank you, Lynn.